It's good. Up. Ayan, malapit na po mag-umpisa ang Paradero versus sa Tamanon yung Trong. Ayan, excited na ako. Mukhang aakita sila. Ayan na po sila. Papakita lang po natin ng ganyan-ganyan at baka tayo ma-copyright. Ayan, Paradero versus sa Tamanon yung Trong ng Japan. Ayan, ito po ay sa Super Minimum Weight Championship Fight. Ayan. Nas Montilla. Ayan. Ito, panood mamanood tayo ng boxing. Panood natin ng Pilipino na lumalaban sa Thailand si Robert Paradero ng Malaybalay, Bukidnon. Ayan, excited na ako. Excited na ako na itong laban na ito. Kasunod na po sila. Yan ang daming nanonood. 277. Ngayon, naglalaban din po si Depain versus Naoya Inoue. Yan, round 5 na yata sila pero hindi pa napapabagsak si Depain. Mukhang matibay din si Depain eh. Pero wasak na daw po mukha ni Depain at parang pinaglalaruan na lang ni Inoue. So dito tayo sa laban ng mga Pinoy. Hindi ko alam, Nash, meron bang pagba sa Facebook, naka-copyright ba? Kasi sa Facebook yung yung aking link. Hindi ko alam, baka mamaya ma-copyright ako, sayang naman ang channel ko. Baka ma-strike tayo, mahirap na. So ikikwento ko na lang sa inyo ang mangyayari dito. Ayan na, umakyat na si umakyat na po. Umakyat na si Robert Paradero ng Malaybalay, Bukidnon. Lalaban sa Super Minimum Weight Title. Yan. Pag po nanalo si si Robert Paradero, ay siya magiging 34th, pang-34 na minimum weight champion sa Pilipinas. Ayan. So ito pong labang na to ay history in the making na sana ay manalo ang ating kababayan na si Robert Paradero. Ayan. Siya po si Super Ingo. Ayan na po. Kaya lang medyo maliit ang ating screen dahil yan po ay feed ng Facebook. Hindi ko lang alam kung Facebook nagka-copyright din eh. Wala ba? Sigurado ka, Nash? Baka mamaya. Baka mamaya biglang itigil lang ng Facebook ang aking Filipino. Thailand. Aking YouTube. Full watch mo, idol. Ayun, naka-full watch na nga siya. Kaso, yun ang full watch niya eh. Kasi sandali, naka-full watch. Naka-full watch na ako, yun ang pinakampul niya eh. Yan ang pull na talaga niya eh. Sigurado ka na, wala. Ang liit eh. Pero di ba alin, basta't meron tayong mapanoodan. Yan, baka tayo sigurado ka na sa Montilla. Kasi di ko pa na-try na kumuha ng live sa Facebook. Pero kung gusto niyo mapanood, bibigay ko sa inyo yung link. Puntahan niyo itong Robert, itatype ko dyan ha. Puntahan niyo sa Facebook niya. Ang pangalan niya ay Dariha. Ibibigay ko sa inyo yung para makapanood kayo sa Facebook kung gusto niyo. Kaya lang hindi pala kayo pwede kasi hindi kayo friend. Pag kasi friend kayo, ay try nyo itong panoodin. Magbaba ako ng ha. Yan, itry nyo sa Facebook.
Round 7 na si Inoue. Pero hindi pa napapapagsak ni Inoue si Dipain. Yan na Elsa Paquero, El Paquero, go go go, malay-balay bukid noon, bring home the bacon. Ay ano po, kung taga malay-balay kayo, binaba kayong puntahan niyo sa Facebook Robert Ingo Sakalam. Kung makaka-access kayo, ma-access niyo 'yan. Nakadoon ako kumukuha ng aking live. Kay mismong sa Facebook page ni Robert Ingo Sakalam, Pahadero. Ayan, sana manalo ang ating taga-malay-balay bukid doon, ang ating kaibigan na si Robert Paradero. Yan, si Super Ingo. Alam niyo po si Super Ingo, talagang kamukhang-kamukha siya ni Actually, tinawag siya Super Ingo dahil kamukhang-kamukha siya ni Super Ingo. Kaya Super Ingo ang kanyang nickname. Ayan, yung update po, yung 7 round na po si Inoue versus Dipain, hindi pa napapabagsak ni Inoue si Dipain. Mukhang talagang matibay ito si Dipain. Go, go, go! Malay-balay bukid doon. Bring home the bacon. Ayan, sabi ni Elsa Piquero. 233 Piquero. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kailangan liit yung screen. Hindi siya naka-landscape. Naka-ano lang siya. Miski zoom ko, Nash, wala, ganun lang talaga kalaki. Kasi yung pagkakuha nila, naka-portrait, hindi naka-landscape. Yan, kung gusto nyong manood sa Facebook channel po, napunta kayo dun sa Robert Ingo Sakalam. I-try nyo pumunta sa Facebook nila para mapanood yun ng maganda. Ayan, salamat sa 4 billion. Ang tagal pa nung tagal. Hindi masyadong maganda yung angle ng kumukuha ng video. Nasaan ba yung cellphone ko? Kalina, kuha ka cellphone ko. Ayan, panalo na daw si Inoue. Mukhang napabagsak na si Dipain. Ayan, mega love shoutout sa 8 million dyan. Hindi ko alam kung mayroong copyright sa Facebook. Mahirap din kasi magkumpiyensa eh. Yan. Itry niyo po kung gusto niyo manood ng live. Meron dyan sa Facebook. Yan, binaba ko. Robert Ingo Sakalam. Punta po kayo dyan na may live po dun sa kanyang channel, sa kanyang FB. Kung gusto niyo mas maganda yung mapanood niyo. Ang tagal pa, ang dami pang mga
Nagkikwentuhan pa doon sa itaas ang ring at naiinip na si Ingo Paradero. Binabasa pa siguro yung mga ano, yung mga kanilang mga ano, mga sponsor. Ayan na, nasa itaas sila ng ring. Hindi ko alam kung may copyright ang ano, ang YouTube eh. Ang ano, sorry, ang Facebook. Ayan, yun, may makyat na, na isa. Sino ba ang makyat? Ayan, hello, Mark. Rudy. Ano? Gandang gabi. Nakita mo yung ano? Yung sinend kong link? I-try mo ano, Robert Ingo sa Kalam. Okay, okay. Kung ano, kung... Sige, Sir Rudy. Yung link na open mo yung link ko? Open ko pa lang. Nag-uumpisa pa eh, kwentuhan pa lang. Ay, panalo na si ano? Panalo na si... Panalo na si Inoue. Inoue. Patapos lang round ni Inoue, round number 8. Maliit yung ano, yung link eh. Maliit. Pinatagal niya masyado. Ano yan? Hindi ko lang alam, Mark, kung mayroong, anong, mayroong nagka-copyright itong, I don't know, yung Facebook, hindi ko alam. Mahirap yan, Sir Rudy. Nagpahit ka. Ha? Nagpahit ka. Naninibago ka ba? Papatayin ko na itong kay Inoue. Nakikinig din ako kay Inoue at the same time eh. Okay nga. Patayin ko tayo kay Robert Paradero. Oo, dito na lang tayo. Yung ano pa ito, okay sa yung link? Nakita mo? Yes. Yes, yes, yes. Okay. Ayos. Sa akin. Sana mapanalunan ito ni Robert. Ang tagal nung ano, ang tagal kanina sana, pa ito. We hope. Ang dami pa nito, ang daming salita kanina pa to. Siguro madami itong sponsors. Kaya ito, kanina pa ganyan. O, ganyan lagi ang mga itong ano, ng mga Thailand. Talagang pinapano nila yung mga ano nila, yung mga sponsorship. Minsan, hindi ko alam mga ministro, di ba? Pag mga big event. Lalo itong si Liam Prong, talaga to. One of the heroes din ng mga dyan na to, Thailander. Kaya nga, sa mga heroes ito sa Thailand, talagang kanina nag-ano ako, mayroon akong in-upload yung weigh-in nila. Ayan, courtesy po ni ano ni Robert Paradero yung ano yung video binigay sa atin ni Robert Paradero. So inalaw tayong kunin yung kanyang clip sa ano sa kanyang FB account. Nice, so nice. Napakabait ito ni ano ni Robert Paradero, sana makuha na niya ang WBA World Super Minimum Weight Champion at maiuwi sa Malaybalay, Bukidnon. Yan sabi ni Elsa Pequero, 1233 Pequero. Go go go, Malaybalay, Bukidnon, bring home the bacon. Ayan. Hopefully Sir Rudy makuha niya at ano no, makapag-revenge din siya sa mga natalo ni Siom Trong. Oo. Para mahina ang sounds mo ano. Baka mahina ang sounds mo. Ako ba mahina ang sounds Rudy. Ko? Hindi ko alam eh. Klaro pero naman. Kinig ka naman. Oo. O baka lang mahina ang volume ko. Ayan. Klaro naman, klaro. Ayan na. Pinapakilala na po. Pinakilala na. Pinakilala na.
Nagpapakilala na po itong ating abangan, tapos sa si Noe, eksakto. Siguro tinapos lang nila si Noe para madaming manood sa pay-per-view nila sa Thailand. Wala, hindi pinalabas sa US ano, US Network. Walang, hindi wala, na ano ata. Miski wala sa, miski sa UK. Yes. Miski, usually sa UK, madami dyan eh. Agree. Pero wala eh. Meron ako na ano, one clip lang sa YouTube kay Cuadro Alas. Doon lang ako nakapanood ng, ano, ng live. Ayan, pinapatugtog na ang Thailand na national anthem. Oh, national anthem ng Thailand. Hinaan ko nga ito, malakas ang sounds ko nung ano na, kaya nabibingi ako sa... Excited na ako, sana mapabagsak ni Robert sana. Paradero sa ano. At saka, ito rin sinasabi niya, Sir Rudy, nung na-interview mo siya, lagi niya sinasabi nga na hopefully talaga palagang iuwi niya ang belt natin, ang belt na yan dito sa Pilipinas. Oo nga, at siya ay pang ano niya yata, pang sampung Pilipino na makalaban ito, sana hindi siya makasama sa listahan ng mga natalo at maiuwi nito ang ano ang belt. Siya yata ang magiging pang 34 ano minimum weight champion pag siya nanalo dito. Hopefully okay. Manalo siya. Actually itong si ano si si Nguyen Trong ay mababa din naman ng knockout win percentage kaya pwede rin dito makipagsabayan. Mataas ang ano, medyo mataas hindi naman na, ano siya si Rudy, hindi naman siya ano knockouter. Kagaya nung isang Pinoy isang champion dati na minimum weight champion ng Thailand. Mas na-counter pa yun kumpara dito kay ano kay Nguyen Trong. Itong si Nguyen Trong. Alam mo pangalan no? Pamilya ka ba noon ang pangalan sa minimum weight champion ng Jap ng Thailand na talo? Si ano ba ito? Alin din yung 50-0 dati? Yeah. Sino nga ba ito si Wan Heng? Wan Heng Manayutin. Yeah. Wan Heng Manayutin ng Thailand. Sayang nga eh kung hindi na siya lumaban ng 50-0, 51-0. Eh, talon-talon niya si Mayweather. Di ba? Eh, wala. Kala kay Mayweather pa rin yung, ano, yung record na walang talo na nag-retiro. Ay, siyempre, ito na may bata pa. Gusto rin kumita, no? Ayan, okay. Lumaban saka pa. Saka maano pa, malakas pa eh. Kaya talagang maano yung musbok. At saka, si Rudy, hindi ako nagkamali, pinapirma ng Golden Boy Promotions yun. Kaya nga, oo nga, digin ko nga. Pero hindi naman niya talagbigan ng laban. Hindi nabigyan. Eh, yun nga, yung dapat niya, tune up nga lang niya yung nangyari, pero kababayan niya yung tumalo sa kanya. Sayang, maliit yung ano, maliit yung screen. Ano mo ba, alam mo ba yung ano, ang Facebook ba, yung by, ano ba yung, pag pinalabas ba natin dito, hindi ba tayo madadali ng YouTube o ano? Wala akong idea eh. Hindi ko alam eh. Hindi na ang alam kaya ko. Kaya nga mahirap din magkumpiyensa. Bawal talaga ipakita eh. Oo. Kaya mahirap ano na lang natin yan. Naguhubad na po ng damit si ano si si Paradero katatapos lang po ng Philippine National Anthem. So ang una pong kinanta ay sa Thailand National Anthem followed by Philippine National Anthem. So ngayon ay nakaupo si ano si Paradero sa kanyang corner. So hanggang ngayon ay yung kanilang siguro mga sponsor ay iniisa-isa pa. Sobrang... yan, yung pong nasa baba po, yung pong kung gustong manood sa Facebook, mayroon po dyan, hanapin nyo lang po sa ano. O, Papa, Rob, Rudy, hindi ko lang alam sa Facebook kasi itong ano, link na to. Mayroon bang ano, mayroon bang copyright sa Facebook o what? Hindi ko alam hindi eh. Kasi ako familiar din eh. Kung ano, kung ano ba gusto yung manood, bibigay kasi hanapin niyo yung ano, yung Robert itong hanapin itong puntahan niyo. Yan Robert Ingo Sakalam. Puntahan niyo diyan para makapanood kayo sa Facebook para ma-assume niyo. Tayo hindi tayo madamot. Miski ako mawalan dito ng viewers, okay lang. Punta, awan ko lang kasi pag hindi yata kayo friend, hindi yata i-try niyo lang. Punta kayo dyan sa aking pinin, sa Robert Ingo Sakalam. Dyan na ako kumukuha ng feed. Loading pa rin sa akin. Bakang okay ba sa'yo, Sir Rudy? Pag-uubisa na po, okay na. Kaya na, sa gitna na sila. Pwede naman siguro yan. Kaya lang, mahirap magkumpiyansa kasi mayroon na akong strike eh. Mayroon na akong isang strike sa video. Meron na ako isang strike sa live stream. Pero ni-live naman nila eh.
Nilive naman natin ni Ingo Paradero eh. Eh oo nga, eh, kaso sa Facebook, hindi ko nga alam kung ano, hirap kasi pag hindi mo alam, yun kasi sinasabi ko dun sa Facebook, yung sa, sorry, sa YouTube. Yun lagi sinasabi ko okay, sa mga, ano, pag hindi mo sigurado, wag mong gawin. Ngayon pag ako na-strike dito, baka mawala na yung channel ko kasi ang dami ko ng strike. Ang dami ko na yan, tingin ko mag-uumpisa na ano, ang Sisimula yung round number one. Sisimula na yung round number one. Pero ang tagal pa rin nila, nagkamaya na sa gitna, hindi pa niya i-bell. Usually binibell na nila yan eh. Andiyan pa rin yung ano, pinaparedy ng referee. Sino kaya to referee? I think, hindi naman din Thailand to yung referee. Ayan. Out of the country din ng Thailand. Napansin mo din ba kahapon, Sir Rudy, yung weigh-in kahapon? May napansin ka ba regarding sa weigh-in kahapon? Wala akong napansin, pero ang laki, pare silang pasok. Si Nyon Trong ay sa 47.9 ba? Or 46.9? Tapos 0.6 si Paradero. Di ba napapansin mo parang ano ang condition ni Paradero nung weigh-in, Sir Rudy, napansin mo? Wala oo, kasi parang gutom na siya, parang ano eh. Parang gusto na niya yun, no? Parang tuyo-tuyo yung ano, nung katawan. Oo. Di ba yung nakaganan yung ano, Chan? Oo sana nga, pero... Sana ko kung mag-inventahayan dito. Oo. Hopefully. Actually, sabi nga nung ano, pagkatapos nga nung weigh-in, gutom na nga siya, sabi niya eh. Parang gusto nung kumain. Tapos ay nilive pa niya yata yung kanyang pagkain. So, ganoon naman talaga eh. So, at least nakuha niya yung timbang at makakalaban siya ng championship fight. Yan yung pong gusto manood sa ano sa Facebook, puntahan niyo po ang tagal lang raw number 1, hindi pa nagsisimula. Oo nga eh. Puntahan niyo sa ano sa Robert Ingo Sakalam. Yan po ang Facebook page ni ano ni Robert Paradero. Naka-live po siya diyan. At wala din po kami makuha ng live kundi dito lang. Para yung kay Inoue, wala din kami makuha ng live eh. So nag-ano na lang ako doon sa live commentary. Doon na lang ako nakinig. Okay. At iba daw style ni ano na ni Inoue ngayon, pinahinog niya si Depain. Pinahinog niya bago niya pinabagsak. Kawawa yung Depain, eh. Talagang basag yung ilong talaga at danak talaga yung ano. Siguro yung ginawa ni ano ni Inoue, siyempre, nagbayad yung mga tao. Gusto siguro masulit. Kung sa first round lang, mahirap na. Hindi mag-injure. Oo. Walang action. Baka may ganun ba sa boxing? Mahirap din magpakumpiyansa. Siguro, pang ano mahirap rin din. Mahirap magkumpiyansa. Oo, yun. Tama tibay eh. Grabe rin bumitaw, pero kaya naman ni Inoue. Oo. Ayan, yung pong nanonood dito, kung gusto nyo manood ng live sa Facebook, Robert Ingo Sakalam, pumunta po kayo dyan at naka-live po sa Facebook yan. Ayan, oh, yan po. Hindi ko lang po kasi sigurado kung may copyright or madadali ako ni YouTube o I don't know. Ayan, pag tingin ko, ayan, nag-bell na. Okay. Ayan, ah, nag-umpisa ng Facebook. Ayan, sinugod agad yan ni Paradero. Sinugod ni Paradero, mga kaibigan. Sinugod agad ni Paradero, kaya lang dito medyo maliit yung ating screen. Hindi rin ma... Sinugod agad ni Paradero. Bumalik yung dalawang boxers sa gitna ng ring, mga kaibigan. Ayan. Pansin mo, si Rudy may gigil eh. Nauna siya eh, no? Oo, talaga may gigil talaga. Sa miski sa mga ating, ano, sa mga ating mga interview sa kanya... Talagang may gigil. Sa interview pa lang, may gigil na talaga. Yan. Dapat yan ang gawin niya unang-una. Job muna para makabalik sa position. Yan, ginagawa niya. Nag-job siya. Pero yung job niya, parang lazy job lang. Agree. Ayun, nag-loading na yun. Ang daming nanonood sa Facebook kasi niya, 777. Okay. Ayun, umatake. Ayun, sumuntok sa katawan. Tumama sa katawan si Paradero. Ayun na. Ayun, mukhang maninda. Sorry nga, si D. Ngayon. Ngayon, Trong. Mukhang inindan tumama sa katawan. Agree. Kaya naglo-loading lang po kaya hindi natin agresibo yung ano ha, si Ingo ha, agresibo.
Ayan, tumatama din ang ano, ayan, tumatama din tong si ano, si Muyo ko, yung muyo ko si. Meron na yung muko. Mukhang ano, mukhang nasaktan sa sikmura. Tingin ko mukhang nasaktan sa sikmura. Nabasa kagad ni Paradero. Nabasa, oh, that was a slip. That was a slip, parte Paradero. Nabasa agad ng Paradero para na tumitiklop na kasi nakatama sa katawan si Paradero. Agree. Pero wag lang ano, kasi nakakabang yung kaliwa nung ano, yung trong. Sinakaw City Freshmart, kung kinikilala ano sa buong mundo. Knockout City Freshmart. Para di na tayo mahirapan. Freshmart. Kaya no, mumabato si ano, mumabato si si Paradero. Siguro wala naman itong ano, itong Facebook, wala naman siguro itong ano. Ayun. Walang copyright o whatever. Ipipitik-pitik na lang natin para hindi tayo madali. Okay. Ayan, no, jumajab, tumatama ng jab si Paradero. Jab. Kaliwang jab binibitawan. Kaliwang jab. Kaya lang medyo... Walang magandang Nagbabuffer din Mark eh. Sa dami na nanonood kasi 785 na nanonood sa Facebook. Oo. Oh. Ayun, Sir Rudy, matake na naman. Matake na naman si Paradero. O, dating sa patamaan, mas lamang si Paradero. Kaya lang, medyo nagbabuffer yung ating, ano, kaya hindi natin masyadong, hindi natin masyadong maano, makita. Nagbabuffer ko yung, ano. O, solid yun. Natamaan si Paradero sa noo, mga kaibigan. O, yan, ha? Naka-1-2 si Nyon Trong. Bago mag, end of round number 1. Tapos na po ang round number 1 po mga kaibigan para sa akin, kay Paradero yun, Sir Rudy, ikaw. Oo, oh, okay. Paradero, tingin ko ang dami niya. Sa simula pa lang, sa binato na talaga niya yung kanyang, ano kanyang mga kamao. Resignis, oh. Walang action na pinakita si ano. Walang action yung na lang, pinakita si ano. Si... Yung closing round, tumama ng 1-2 si Nyon Trong. Ako, kabisado ko na yung Trong kasi CP, ano, si, knockout CP Freshmart, ano? Si knockout CP Freshmart. Para niya tayo mahirapan, nangira pa sa inyo ng Trong. Oo. Si ano kasi, sa Thailand kasi, ang pinapangalan nila sa boksingero ay yung unang-una, yung kanila, minsan yung gym nilang pinaglalaruan, o kaya yung kanilang sponsor. Di ba mapapansin mo, mga yan, mga tricky battery, yan na, CP Pressmart, yan mga ganun. Yan, mga Coco Gym. Yan, pupunta na tayo sa first round. At inaangat yung paan. So, ibigay natin ang first round sa kay ano. Paano Paradero. Okay, Ingo Paradero. So, yun na, magsisimula na yung round number 2. Yan, nagja-jab dito ang Thailander. 800 na. Medyo nagbabuffer dahil 800 na nanonood. Nagbabuffer na yung ano, yung ating pinapanoodan. Alam na sa sikmura niya tinatarget ng sikmura ano Mark kasi tingin ko na inda niya yung ano yun. At saka nabasa si na ni Freshmart na yun ang pinupuntir sa kanya. Kaya lagi na kayo ko eh kasi mas mababa pa naman tong si Freshmart. Kaya pag gimuko para mahirap ng ano mahirap ng patamaan sikmura. Dahil ito mga yun nagano papalitan sila. Ayun nagpalitan mo. Munti ka na si Paradero sa mukha no, mga kaibigan. Yan, salamat sa 22 million dyan na nanonood. Kung gusto nyong manood ng mas maganda at mas malaki, punta kayo sa Ingo Sakalam Paradero. Yun ang kanyang ano. Oh! Ayun, tumatama. Ayun! Nakayo ko na. Anako, nakasulid na. May papos sa kanya, hindi tumama. Hindi tumama yung kanan si Rudy. In the life, in the life. Another left hand para kay ano, kay Paradero. Ang ganda ng laban mga kapatid. Oh, sapul na naman. Tayo lang nagla-live commentary ng ganito eh, nagpapakita. Usually yung mga nagla-live commentary talaga hindi nagpapakita ng ano. Yan, maganda yung ginagawa ni Paradero Sir Rudy para makakuha ng magandang distansya at mga ano, jab ng kaliwa mo ano para makakuha. Ayun, okay, ganda ng counter niya sikmura. 1-2 sala. Masyadong gigil itong si Paradero. Gusto niyang tapusin ka agad. Ayun, sapul na naman ang kanan sa sigmura. Okay.
Salamat sa 26 million na nanonood dyan. Kung gusto nyo manood, bumunta kayo sa Facebook ni Robert Sakalam. Robert Ingo Sakalam. Yan ang makikita nyo doon. Yun, masyadong ano, siguro madami ding ano eh, madaming lakas na sinasayang si ano si Paradero, kulo sa mga hangin. Ang akin dito, Sir Rudy, wag naman sana no, umabot man sa kalagitnaan ng rounds, no? Sana madala niya pa rin yung aggressiveness na yan. Kasi masyadong no, kung titignan natin. Na-counter si ano eh. Yes. Na-counter si lang to. Kaya kung napapansin mo, na-counter itong si ano si Nintrong. Yeah. Salamat sa 26 million dyan. Live commentary po, Robert Ingo Paradero. Ayan, dito lang po ang ito lang ang live commentary na talagang nagpapakita rin ng live. Pag yung okay, ibang yung live talagang ano. Tayo. So siyempre, Pilipino tayo, bias tayo. Kaya ano tayo? Pero hindi, tingin ko, kung titignan pa rin natin si Rudy, talagang kay Paradero pa rin yun. Aggressiveness, saka puro jab. Mas solid yung mga nabibitawan ng Paradero. Oo. Salamat sa 25 million dyan. Ayan, iskura natin. So, dalawang round po para kay ano. Bigyan natin kay Paradero yung ano. Ang lalagay ko lang doon sa tarahan ko, hanggang 6 round. Dahil hanggang 6 round lang itong labang ito, itingin ko eh. Nahula mo na ba? O, hindi, yun aking ano, yun lang aking ano, yun laking prediction. Fairness prediction. Na hanggang 6 round lang, kaya tinataka ko dito, Paradero, Nyuntrong. So, 10-9. So, 2018. Ayan, nag-umpisa na ang third round. Itong ano, very cautious din itong si ano si Nyuntrong. Parang na-feel siguro niya yung ano yung sa first round. Naramdaman yung, niya. Naramdaman niya, sir. Kasi wala pa siya nakakalaban na ganun kagad, sinisimulan na kagad siya eh. Nabigla siya dito sa estilong pinakita kagad ni Paradero eh. Oh, ayun na naman, sikmura na naman. Yumuyuko na siya, Sir Rudy. Masyadong na malalim yung yuko niya para hindi makabigla yung kanyang sikmura. Pero yung si Paradero, ayun, tama sa mukha si Paradero. Ayun, sa pula naman. Maliliit kasi itong mga to eh. Kaya pag nagyuko, Mark, talagang mahirap ng ano yun. Tumama tama, kayo siya. Mahirap talaga. Oo, totoo. Pero munti ka na nun, Sir Rudy, kung matitignan mo ha, natamaan si Paradero ng ano, ng kaliwa ni ano ni Freshmart no. Oo. Pagkaangat ng ulo niya no. Kasi yumuko nga kanina. Ayun biglang nag-slow pace ngayon si ano si Paradero. Baka kasi na-counter din siya eh. Ayun sa sikmura yes. Tumama 'yun. Bumigwas naman ng sa mukha si ano si Sinuntrong. Bumato ng ano ng sa sikmura. Ayun 1-2 kay Nyuntrong. Itong laban ito dapat ay pabagsakin ni Paradero kasi ito sa Thailand, alam niyo po. Alam sa Thailand, natin, madami tayong experience dito na hindi magandang tawag o ano magkatapos ang laban. Nagbabuffer na, ang dami na nanonood sa Facebook, 970. Delikado 'yon, mukhang munti ka na siya nung matamaan. Nag-pumik doon si Paradero. Ayun, sa pula na mas mga tagiliran si ano, knockout si Freshmart. Yan sana walang bawi ni Paradero. Walang bawi. Walang bawi ni Freshmart si Rudy. Ayun, sa pula na mas ako. Nabigyan ng uppercut si Paradero. Nabigyan ng right uppercut. Salamat sa 37 million diyan na nanonood. Hindi ko alam kung mayroon to may copyright sa ano sa Facebook kaya tayo pa unti-unti lang ipapakita natin. So ngayon na sa third round eh parang nag-iagis silang slow down ngayon. Nagpahinga siguro dahil sa first and second round ay napaka-active itong dalawang boksingero. At saka medyo nagbabuffer na tayo dahil 974 na nanonood sa Facebook ayun. Nawala na yung ano ako nawala na yung nakita sa dalawang boxer. Ayan na. Oy, slip na naman.
Adula ulit si Ingo. Ayan, salamat sa 36 million na nanonood sa ating bayan. Ayun. Ayun. Ano ba yun? Delikado yung mga move ni Paraderong ganun, si Rudy, kasi baka yun pa yung ma-tempuhan ni ano, ni knockout CP Freshmart, bigla siyang suguri ng pag-anon. So, kahit paano maiwasan yung ganung system ng ano, kasi alam naman natin, di ba? Although malayo yung distansya ni ano ni knockout CP Freshmart, pero sa tingin sana wag na maano. At saka mukhang ano, basbasan, mukhang napapagod na siya eh. Oh. Pero wag oo, nagpapaligo na ng tubig eh. Pinapaligo na siya ni sino ang coach ni ano ni Ingo Paradero sa Rudy? Si ano si Jojo Sing Sing. Jojo Sing Sing. Yan ang kanyang trainer si Jojo Sing Sing. Yan yung train niya hanggang sa mula sa bukid noon. Ayan, ayan ang, dalawa lang silang ano delegation diyan sa ano. Dalawa lang sila ang pumunta sa Thailand. So two against the world, two sa against Thailand. The country, ha. So salamat din sa 46 million na viewers diyan. Kung gusto niyo manood sa Facebook, pumunta kayo sa Ingo ano ba yan? Robert Ingo Sakalam. Ayan yan napuntahan sa Facebook. Tayo po ay hindi madamot. Okay. Yan, tayo po ay hindi madamot. Ayan na. Round 3 na tayo. Ay, round 3 na ba? Round 4, round 4. Round 4 na. So round 3, hindi ko alam kung hindi na kanina bibigay kasi round 4. Masyadong close yung round 3 sa Rudy. Masyadong close. Yan, medyo parang bumagal yung laban ngayon. Ito lang po ang ano. Tatiming. Ang live commentary na talagang nagla-live. Kaya lang sa Facebook po ito nakaano. Kaya di ko lang alam kung nire-risk ko na naman ang channel ko dito, Mark. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Promise. Sana wala naman. Sana wala. Oo. Eh ngayon, kaya ngayon, ang gagawin natin, papatay-patayin natin para hindi ano. Tayo lang kasi ang nagla-live commentary. Talagang na nagpapakita ng live. Talaga yung ibang nagla-live commentary. Ayun na nadulas si ano si si Yun Trong. Oh, nadulas si Yun Trong. That was a slip. Okay, bumalik sa corner si Paradero. Inanuan lang si ano, knockout CP Freshmart. Naka-jab, naka-jab po si ano si CP Freshmart. Kitang-kita natin talaga no, Sir Rudy no. Oo. Yung determinasyon talaga ni Paradero. Oo, talagang gusto niyang ano eh. Yung mga wild. Yung, ano, tinutulak siya. Tugod niya. Para bang wala lang sa kanya yung mga binibitaw din ni Freshmart eh. Si Freshmart lang ang maatras. Kaya nga. Pero parang talagang gigil na gigil sa Paradero. Gusto niya talagang ano. Kaso okay. Yung malalakas sa suntok niya, may sandya ka pa yung matama sa akin. Nasa fourth round na po tayo, yung first and second round, binibigay po natin kay Robert Paradero, pero yung third round ay medyo nag-buffer, hindi natin makita kung ano yung third round. Ayan, no? Delikado. 54 million po tayo. Kung sana ma-maintain niya pa itong condition na to hanggang sa dulo, Sir Rudy. Oo. Sana ma-maintain pa ni Paradero to. Kasi mukhang gumagal yung ano niya ngayon. Oo. Nadapa si Paradero. Buti hindi tinawagan ng ano ng knockout. Knockdown sorry. Parang palagi ko parang madulas na yung ring. Parang madulas na yung oo ring. Oo nga. Hindi na pas nadudulas tong mga to. Nako, nako. Oo, yun tinulak si ano. Tinulak ng wrestling na tong ano. Nangi-wrestling na po itong buti ano. Na lang yung referee. Ayun, tinamaan si Paradero sa warning. Mukhang mukhang kaya naman ni Paradero. Ayun. Oh, ito na naman. Buluhod na si Paradero. Parang hindi kaya parang pagod na ito. Buluhod si Paradero. Pero yun! Napabagsak! Ano yung slip ba yun? Bilangan, binilangan. Binilangan? Ay, hindi binilangan. Binilangan ba? No, no. That's hindi binilangan. Warning. Winarningan lang. Binilangan. Pero may sunog yun si Rudy. Shit! Nadapa si Paradero doon sa may oh ano sa may goodness. Tinulak kanina si ano tinulak po mga kaibigan si ano si Robert itong nitong Thailander so mukhang nagiging dirty na itong Thailander ayun masyadong gigil po ang ating kababayan so itong fourth round third and fourth round di ko alam kung sino yung ano eh
At tingin mo sa fourth round, sinong nanalo dyan? Para sa akin, yung Paradero, klaro ko yung kaya, Robert Paradero. Nakita ko yung mga ano, pero yung aggressiveness. Ha? Oo nga, yung aggressiveness eh. Tapos nakatama din ang solid itong si Nyuntrong, nakita ko. Try natin na ganitong score. Ayan, nagbusina na. Iba po ang busina dun sa parang recess ng school. Ayan. Break time, parang break time. Ang break time, andito na po ulit tayo sa fifth round. 1.1K nanonood sa Facebook, kaya nagbabuffer na. Nasa 49 million na po tayo. Kalma lang, Robert. Huwag ka lang magmamadali. Binabato ni Robert, gusto na talaga niyang ipatama kaso hindi siya tumatama ng solid eh. Nagbabuffer ako, Mark. Ha? Nagbabuffer ako. Hindi ko masyadong mabuffer na ngayon. Babuffer. Magalaw naman sa'yo eh. Oo nga eh. Nakikita naman sa screen, no? Misigaw yung corner ni ni Knockout City Fresh Mart. Hindi ko malaman kung ano yung game plan na ginagawa nila dito no Mark. Kung nako napadulas, nadulas. Ano ko, tinamaan si ano, tinamaan. Sabi madulas tong. Oh! Tinamaan nako. Tapos nako tinakdown. Hilo po na tamaan po tinigil ng natalo po si Robert Paradero. At dahil po ito yung sobrang gigil ayun tinamaan ng isa sa mukha. Na bibla na nakakamter si Oo. Hindi po magandang balita ang Paradero. Oo. Hindi po magandang balita ito nangyari na kay Paradero na knockout po ni CP Press Mart. Miski mababa ang knockout win percentage ratio ay nababagsak ni CP Press Mart itong si Robert Paradero. Nakabigla si knockout CP Press Mart. It's very disappointed. Ang nakita ko Mark is parang masyado siyang gigil. Hindi ko nakita kung ano talaga yung game plan nila. Dapat may game plan. Kasi kung yung laban mo is gigil, gusto mong tumama, siyempre, sa hangin sa tumatama, nawawala ka. So, pati yung paa mo nawawala. Yung stance mo nawawala. Kasi pag bumato ka, hindi tumama, mawawala yung balance mo eh. Na maaaring makounter ka. Nakakapagod yun, Sir Rudy. Nakakapagod pag wala ka natatamaan. Nakakapagod. Mas na ano pa yung nakakatama ka kaysa hindi ka nakakaano. So, hindi natin alam anong next ano nito ni Paradero. Hilong-hilaw eh. Kitang-kita natin eh, di ba? Oo, wala pa naman tayong replay dito dahil ito'y Facebook. Yan, hindi po magandang balita para sa ating kababayan na itong ating kababayan na ina-knockdown sa fifth round ni CP, knockout sa CP Press Mart. Ito po, nasa corner si Robert Paradero na tinigil ang laban sa fifth round. Everybody can lose. Ginamit din, ginakita ko, Mark, nakita ko, Jupao Gasol, shoutout to Rudy and Boss MJ, yan, Jupao, hindi magandang balita para sa ating... Shoutout, Boss Jupao! Na-knockout po siya sa fifth round. Para sa akin naman si Rudy, okay naman yung mga later up, yung rounds ng Oldo nga, na ibigay ko nga yung first three rounds nga sa kanya, no? Pero the thing is kasi, dumating na sa, may limitasyon, sobrang napagod na, at saka parang ni knockout CP Freshman, kaya nakakita ng opening, lahing nga sa wild punches, eh.
Then, yun nga, yung gigil eh. Yung gigil factor din talaga. Kaya, yun. Sayang. Sayang. So, yung kanyang dalawang pagsubok para makuha ng titulo ay muling nabigo itong ating kababayan. So, bawi, babawi tayo. Babawi sa susunod. Siguro mga ilang activity fight pa ang kanyang gagawin. Dapat eh, kasi, Mark, yung kasing laban niya kay ano, yung laban niya kay Big Saluda, kasi na-cover ko rin yun eh. Yung laban niya kay Big Saluda, parang ganun din siya, gigil din siya. Gigil din siya eh. So kasi pag ang boxing hero is gigil, talagang wala yung plano. Wala yung plano. Halimbawa, gigil ka, ano Mark, ano? Tinapon mo yung malakas mo suntok. So tumama, hindi tumama. Ibig sabihin, mawawala ka sa balance. Either pwede ka doon makounter eh. Kasi pag bato mo, mawala ka sa balance, hindi mo, siyempre, wala ka sa balance, hindi mo matatakip yung dalawang kamay sa mukha. Kasi pag gano'n, siguradong tutumba ka eh. Kasi mambambalansin mo kamay. Di ba? So pag gumugulong ka. Oo, siguro ganoon ang nangyayari dito. Kasi hindi masyadong klaro 'yung nangyayari kung paano Although may plano naman sila si Rudy kung titingnan natin, may game plan. Maganda nga 'yung first ano, talagang jab, attack, talagang natatamaan kasi 'yung kainaan niya ano, parang nakita na kaagad 'yung ano. Kaya kung makikita natin 2 to 3 rounds, talagang pag ano, yumuyuko na talaga napakalalim nung ano, nung knockout si P. Fresh Mart. Kaya lang, otherwise, yun nga, yung nangyari dito, parang nagkaroon na ng ano eh, no? Parang napagod, no? Ano, kasi sobrang wild eh. Yun yung mga factor na kapag di tumatama yung suntok, tas masyadong belo, nakakapagod talaga. Kaya nga. Very disappointed for the, ano to, kay Robert Padradero. Na sana okay siya ngayon. Ayun na baka kasi siya sabi ni Rudy. Opo, parang ano eh, ang nangyayari kasi parang masyado siyang excited. So nakita naman natin si P. Fresh Mart. Parang ano lang siya, eh, parang siyempre veteran sa kanito. Parang nag-aantay lang. Parang cool lang siya, eh. Samantalang si Paradero nagbabato ng mga wild punches. So siguro doon na kumuha ng ano ng tempo itong si ano si knockout si P. Fresh Mart. Talino, no? Oo, pero ngayon kasi, si Rudy next fight up ano knockout si P. Fresh Mart. Siguro magkakaroon na ng idealize yung mga next opponent niya dito sa pangyayaring ito kasi first time may nagganoon kay Knockout City Freshman na sinubukan yung ano niya at parang may epekto, di ba? Oo, yun sabi ni Jupa, bawi na lang tayo what time po laban ni Inoue doon Rudy. Ay natapos na, Jupa. Pero binugbog niya si Dipain sa 8 round ba ano, Mark? 8 round ba ang bumagsak o 7 round? Round 8 bro Jupa no. Naoya wins by a KO. Naoya Inoue 8 rounds na KO, natalo si ano Dipain no. Although ano duguan din yung ano eh yung Dipain eh talagang danak, dalawang tuwalya na ginagamit eh, ng corner. Ang nangyari doon kasi nakinig lang ako sa live commentary, nangyari doon parang pinalambot ni ano ni parang pinalambot talaga ni Inoue bago niya pinabagsak. Saka ano si Rudy nakakaano naman kung maganyan patutumbahin. Disappointed sa mga tao. Diba? Diba somehow, pag may lumalaban si Inoue, big fight, mataas na yung 3 rounds eh. Diba? Pero siguro, pwede naman talagang anuin na niya yun eh. Dispat sa'yo ng maaga eh. Yun niya yung sinasabi ni Sam Cuadro Alas nga dun sa YouTube niya. Kasi dun ako nanood. Nag-live siya dun sa YouTube vlog niya. Yung Cuadro Alas TV vlog. Tapos, pinalabas na doon. Yun nga, sabi nga din ni Champ, kung anong talaga yan, patataano na yan ni Inoue. Maaga na niyang ano eh. Kaya nga niya parang tumatagat. Parang siyempre sa mga fans, di ba? Oo. Ay, inaano, sa tingin nga, hindi, pero ano, tingin ko si Dipain, is talagang matibay din talaga. Kasi alam mo naman ako, ano Mark, alam mo ako sa ano sa tayong mga Thailander. Ako, paniwala ako matitibay itong mga to. Kasi usually, itong mga Thai boxer, ang una niyang pinapatibay, yung sikmura niyan eh. At saka itong mga Thai boxer, ito talaga yung nag-umpisa ito ng early age talaga.
Para din yan yung mga boksingero ng taga-Cuyuba. Ang taga-Cuyuba naman ng mga boksingero, pinipili ng ano yun, ng gobyerno. Pag mayroon kang ano, may talent ka, bibigyan ka ng proper training at the young age. Kaya po yung mga Cuban fighter, talagang tinitrain ng bata pa, nakikita naman natin yung ano, yung magiging produkto nila, talagang nakaproduce ng magaling na boksingero talaga. Ito naman Thailander naman, ang nanas ng mga Thai is matigas ang mga sikmura dahil yan ang pinapractice ng mga Thai boxer talaga. So kaya itong Thai siguro hindi mo basta pabagsak sa ano sa sikmura, no? Kailangan sa mukha siguro. Oo, sikmura. Kailangan sa panga. Yan yung karamihan na mapapatumba mo. Kung titingnan yung samaw naman kinakalaban yung mga Thailander, pinapatumba sila as an yung sa chin. Bihira ka lang magpatumba ng isang boksingero na pagiliran, sikmura. Kasi mas yun yung inaano nila eh. Yung kanilang mga productivity ano, training. Oo nga eh. Kaya nga kaya pag Thailand ang kalaban mo, huwag mong bibirahin sa katawan. At siguradong hindi basta-basta yung katawan. Para sa'yo, Sir Rudy, what is the next plan for ano Robert Paradero about this happen? Where are you? Ako tingin ko kay Robert Paradero dapat siguro yung kasi nakita ko yung last two fights niya kaya Vic Saludar and itong last fight naman niya kay ano kay Nyuntrum. Parang wala akong nakitang ano big improvement. So ano pa kasi para siyang sober excited sa laban. So parang nawawala na siya sa ano sa ano sa yung tinatawag nating ano tinatawag nating yung sa kanyang footwork nawawala ng balance. Mahalaga kasi sa ano sa boksingero kasi kung mapansin mo yung talaga mga galing na boksingero. Pag tumapon ng suntok, naandun pa ng kanilang balance. Nakikita mo yung, di ba, hindi nawawala, hindi sila parang natutumba-tumba, andun pa kanyang balance sila. At napakahalaga niyan sa depensa kasi yung balance eh. Pag nawalan ka ng balance, pag magaling na counter-puncher ang mga kalaban mo, siguradong tatamaan ka dyan. Dahil wala ka ng guard eh. Yun kasi yung bullying yun, di ba? Yun din yung napansin ko din, no? Si Rudy, ako, dalawa is ko pa lang siya napapanood apparently since nung last fight niya kay Vic Saludar sa kahit ngayon. Napansin ko lang talaga yung the way is how to punch, you know, yung parang velo na parang alam mo yung wala ang depensa. So yung jab niya, although may jab siya ngayon compared nung sa past kay Vic Saludar, pero kasi past gigil siya ngayon eh. Nakahaluan ng gigil factor din excitement. So para sa akin, so, bata pa naman siya, which back to drawing board, no, what's the next fight, di ba? Oo. Nga lang, mahirap mag-adjust sa ganito wins kasi, di ba, nasa top ka na eh. So, bibigyan na ng chance yung mga nasa baba. So, trabaho. Hindi, kung nasa ranking ka pa naman at saka mabigyan siya ng ano, kumakuha siya ng magandang promotion at mabigyan siya ng mga tinatawag yan, activity fight. Para tumaas siya uli yung ranking niya. At pag tumaas ang ranking, pwede uli siya makalaban ng championship fight. Actually, hindi na masyado, tingin ko, hindi na masyadong bababaan sa ranking siya kasi nasa taas siya. So, sa malamang, baka mamaya, mataas ang tumaas ang ranking sa ibang boxing body. Actually, sa WBA siya mataas eh. So, other boxing body, tingin ko, hindi ganun pataas ang ranking ni, ano, ni Robert. Pero ang tingin ko kailangan ni Robert isang mga ilang activity fights bago lumaban ulit kasi gigil siya, dapat mawala yung pagkagigil niya. Oo, oh, yun ang dapat aralin, dapat niya na yung sarili niya kasi parang ang nakang kalaban niya hindi ata si ano eh, press mart yung kalaban niya eh, sarili niya eh. So Sir Rudy, hindi na ako magtatagal. Kuya, salamat na nakasama kita ngayong gabi. Sa lahat ng viewers si Sir Rudy. Mag-i-close rin natin siguro ano na lang mag-close tayo din tayo kasi wala na rin naman tayong pag-uusapan kasi napagkwentuhan na natin yung dapat pagkwentuhan tungkol kay Robert Paradero. Yun, ulitin ko po sa mga hindi pa nakakilig sa baba, natalo po ang ating kababayan sa fifth round na knockout po siya ni knockout si Pipres Mark. So ang tunay na pangalan niya si ano si Tamanon na Nyuntrong ng Thailand. Ito pong sa ating kababayan ay pang-10 Pilipino na tinalo nitong Thailander. Itong Thailander ito tinatawag na ano ba? Filipino Filipino Shiner. Ano ba yun? Filipino Shiner.
dahil 11 Pilipino na talaga yung ano pinatumba. Ayan, salamat po sa mga ano, salamat sa iyo Mark at saka salamat sa mga naandiyan sa baba na Salamat. Ayan, salamat sa inyo kay na Rob Rudy, yan si Jupao. Andiyan na si Jupao, si Agasam Sibel. Actually, yan, salamat. May tatanong kay Mark. Mark, wala bang strike sa ano sa YouTube kasi sa Facebook kasi first time kong ginawa 'to eh. Wala akong idea. Wala akong idea. Pero may mga nanonood talaga. In sample kay Casimero, nag-live kanina. I don't know kung ano ang ano noon. Wala akong idea. Eh. Pero kung puli sana sir Rudy, wag naman. Hindi ang ano niya, ang style niya ganito 'yan, ganito ang style niya. Halimbawa, may nag-live ka na ganyan. So dapat yung buong content mo, hindi buong content ng sabihin ko, hindi buong mong kinuha doon sa kung ano mang pinag-liven mo. Kagaya nito, mayroon tayong live na konti. Medyo patagalin pa natin ng konti para hindi basang-basa na talagang 100% na kung may strike man tayo, ano lang siya, hindi pala strike. Kung ano tayo, ma-copyright, ano lang siya, partial lang, partial. Oo, baking warn, hindi, partial lang yan. Kasi ako, ginawa ko na yan dati sa mga live eh. Diyan din ako na-strike. Sa sobrang tagal ko na pinapakita yung clip, biglang nawala. Tapos na-copyright ako, ka-strike, tapos 3 months ako hindi nakapag-live. So, yun, we learn from our mistakes. So, I don't know what will happen to this one. So, hopefully it will not be strike. And yan, magandang gabi sa inyo, lahat. Ayan, i-end muna natin yung ating closing remarks. Meron tayo dito closing, pang-closing. Sa yung pang-closing natin dito. Salamat sa 33 million dyan. Salamat sa inyo. At ayan, natalo na po ang ating kababayan na si Robert Paradero. Ay, nako. Sayang ang kanyang second chance na pagkuha ng titulo sa minimum weight. So sana may pangatlo pa na magbigyan siya ng chance at makakuha na siya ng kampyonato. Ayan. Mamaya po babalikan natin si Robert at ating interviewin kung ano ang nangyayari dun sa laban. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat at tayo ay mag-close na. Salamat po sa 33 million na naandyan na walang sawang sumusubaybay kay Don Rudy Boxing. Salamat po. Robert Paradero.